Kamusta po kayong lahat? Welcome back to our YouTube channel. Welcome back to our new vlog. Okay? New vlog kasi, mga kalalabs, it's been a while. Almost 2 months tayong hindi nakapag-vlog, nakapag-upload ng YouTube. Nakapag-upload ng videos dito sa ating YouTube channel. So, kamusta po kayong lahat? Na-miss ko kayo. So, sobrang nakakataba ng puso kasi kahit hindi ako nag-upload ng mga videos, andyan pa rin kayo, may mga nagme-message sa akin na we've been watching your old vlogs para hindi kami, alam mo yun, hindi kami malungkot, parang ganun. So, maraming salamat po, no, pasensya na kayo kasi matagal tayong hindi nakapag-upload or nakapag-vlog kasi marami tayong mga bagay-bagay na ginagawa sa buhay na hindi naman ka-vlog-vlog. 'Di ba? Pero marami sa inyo ang nagre-request na sana bumalik ka na kahit nga lang yung paglilinis mo sa bahay, pagluluto mo is okay lang sa amin basta magpakita ka lang sa vlog. So, ayun. So today, hindi na ako mga kalabs, magkukwento sa inyo ng mga things. As what I said, let's start our new vlog, GGV lang. Good vibes lang, 'di ba? So, ayun. Okay lang po kami, no? Sa mga nagtataka, kamusta na? Okay lang po kami. So, pagpasensyahan niyo po itong vlog na to kasi medyo hindi ako actually sanay na mag-vlog. It's been like, ito na yung pinakamatagal, besh. Ito na yung pinakamatagal na nag-stop tayo sa pagba-vlog. So, ayun. Hinay-hinay lang. We will get there again. Practice pa more. Magpa-practice ulit si Mami Faye na magsalita sa harap ng camera. Diba? So, anyway, yung agenda natin today is pupunta kami ni Papa Dave sa school ni Nicolette. I think 2 weeks ago, tumawag yung teacher and then we need to see the counselor kasi merong ganap si Nicole sa school na hindi ko na lang ito i-share sa inyo today. Maybe one day I will share it para sa mga nanay na katulad ko, especially na nakatira dito sa Canada or sa ibang bansa. So, I wanted to share kung ano yung mga na-experience namin sa pagpapalaki kay Nicole. So, parang yung gusto ko siyang i-share. Hindi ibig sabihin na nag-share tayo ng mga, alam mo yun, kasi sa pagbablog talaga sa buhay, meron yung ups and down yan. Meron mga bagay-bagay na may nangyayari na pangit. Meron yung kashare-share na pangit na pangyayari. Pero meron yung pangit ng pangyayari na sinasarili na lang natin just to protect our family, diba? So, ganun kasi. So, one day I will share. But this time, yun yung ating ganap. Pupunta kami sa school. And tignan natin kung ano yung sasabihin nila sa amin. Kung ano yung mapagmitingan. And then, ano pa ba yung gagawin natin? Plano ko sana magplantita kasi bumili si Papa Dib ng lupa ng aking mga halaman. And papalitan ko yung mga lupa nila dahil it's been a long time. So, kailangan na nilang, alam mo yun, madagdagan yung lupa. Para i-recycle natin yung lupa na old dito sa ating halaman and then dadagdagan na lang natin siya ng bago. Para maging happy sila kasi alam niyo naman winter na dito sa amin. So, yung mga halaman, yun yung time eh, parang yun yung ginagawa ko, hindi sa summer ako nagpapalit ng lupa, sa winter talaga siya. So, hindi ko lang alam, no, kasi hindi naman ako madalas mag plantita, kasi itong mga halaman ko, happy naman sila dito sa bahay. So, ayun, ano pa ba yung ganap natin? Konting life update lang ito, mga kalabs, hindi siya masyadong maraming ganap, kumbaga, school ni Nicolette, groceries, luto, ayan, yun yung mga usually ginagawa natin lately. So, yun lang yung ano natin, pagganap natin. Gusto nyo yan eh. Gusto nyo yung mga ganitong ganap ni Mami Faye, no? Tsaka, na-miss ko na rin kayo. So, again, thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel kahit on and off tayo lately. Kasi, ganun talaga ang buhay. Meron at merong time na talagang kailangan mo huminto sa mga bagay-bagay. Diba? Maalaala mo kaya, dear Mami Faye, ito po yung mga nangyari. Joke lang, pinapatawa ko lang kayo, diba? Medyo nakapagpahinga naman tayo ng bongga. Hindi naman pahinga kasi marami talaga akong mga ganap no mga time na nag-stop ako mag-vlog. So, actually, plano kong mag-live-live. Kaso nga lang, hindi talaga carry bells. So, sabi ko, sige, mag-vlog na lang ako. So, hindi ko alam kung itong vlog na to ay mai-edit ba.
Yung edit ba or raw na lang? R-A-W, raw, raw, raw. Walang sounds effect, walang pa-music, di ba? Pero may nag-message sa akin kahapon. Sabi niya, miss ko na yung vlog mo. I love all your music, yung mga background musics na gamit natin. So natatouch ako. And then, meron din talagang nagko-convince sa akin na talaga namang napamahal na rin sa akin. She always message me. Sabi niya, uy, balik ka na, ganito, ganyan. And nakakataba ng puso kasi hindi naman daw boring yung vlog ko kahit paulit-ulit, alam mo yun, kasi meron yung time na parang kahit ako sabi ko, ay ano ba yung ginagawa ko sa buhay ko everyday, eh, hindi naman tayo nagsha-shopping, puros ang gawa ko lang naman kundi linis ng bahay, luto, o kaya ano pa ba, grocery, yan lang naman, di ba? And then of course yung aking panibagong baby si Ube, kaso nga lang si Ube nasa room namin siya, meron siyang bagong spot dito sa bahay, doon siya sa treadmill ko. Sabi ko, ba't ang ginagawa mo dyan? Sobrang andami kong gustong ikwento sa inyo, pero this time is slight lang kasi walang marites for today's video. 'Di ba? Okay, maya-maya pa kami aalis ni Papa Dave, mga around 1 p.m. ay 1:15 kasi I think magda-drive kami papunta sa school ni Nicole dahil ang pangat ng weather ngayon, mga kalalabs. Yung weather namin dito is sobrang gloomy and raining. So kahapon nag-post ako sa aking sa aking Facebook page ng story na dapat pupunta ako ng kasi plano ko mag-ulit, magpapa-benta-benta-benta ganun. Kaso nga lang kahapon may nag-came up, kaya hindi ako nakaalis ng bahay. Nag-ready pa ako. Hindi ako nakatuloy. So, supposed to be today, magtitingin-tingin ako ng mga paninda. Kaso nga lang, maulan naman ngayon. So, tomorrow, I think, sunny. So, hoping na sunny siya para makapunta ako. So, ayun. Okay, diba? Andal-dal natin for this. Ano ba yung dumi dito? May dumi dyan. Ayan. Okay, kape lang ako ng slight. Kunti na lang tong aking kape dito. And then, alis kami ni Papa din mga around 1:15. So, hoping na mabilis lang din kami makahanap ng parking dun sa school ni Nicolette. I think meron naman sigurong parking space doon para sa mga parents, diba? So, ayun, okay. Update ko kayo later or ipakita ko muna si Ubi sa inyo. Mag-hi siya sa inyo, no? Tay lang. Bye, Ube! Nag-hi ka din sa ating mga kalalabs. Ha? Hi! How are you? Ha? How are you? Hello mga kalalabs, sabi mo na-miss ka nila, oh. Gutom ka na? Hmm? Sumasagot ka talaga, no? Ayan, meron siyang pagkain kanina, pinakain ko. Punta ka na dun sa pag-food mo. Meron kaming ginawang niya dito. Dito, ayan siya. Diyan siya humihiga pag pag may time. Yung mga nap time, mga ganyan. Pero madalas siya dun sa room ko. Andun siya sa may treadmill. Nag-workout din. Diba, Ube? Ha? 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 Say hi. Say hi. Hi. Hi po. Come on. Hi po. Do you wanna play? Ha? Let's play? Do you wanna play? Mama wanna play, Ubi wanna play, Ubi wanna play, play, play. Sige, let's play. Laro daw kami. Oh, come here, come here. Anong gusto? Huh? Let's play? Let's play, Ubi, oh. Ubi. Whoop. Ay, kakain muna siya. Ayaw niya muna maglaro. Ay, tabi ko pala to. Kasi winalis ko yung mo dito, Ube, oh. Ha? Lagi kong nililinis yung ni Ube dito. Kasi, ayaw kong marumi yung niya, eh. Ayaw kong marumi yung kanyang dumihan. Kasi yung iba daw, hindi talaga sila pangalan to, hindi daw sila naglilinis ng dumihan ng pusa ng everyday. Ako talaga, pagising ko sa umaga at saka bago ako matulog, talagang nililinis ko siya. And lagi kong binawalis doon. And alam nyo ba, lagi ko din binabacuum yung yung ito, carpet. Kasi mabuhok si Ubi eh. Right, Ube? Ha? Buwain na siya. Ha? Tapos ka na kaagad? You done? Tingnan mo to, oh. Lahina. Play, 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 play.
wala siya sa mood today. Whoops. 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 Ube. Whoops. Oh. Ayan, kailangan daw din kasi na may playtime sa pusa. Kasi ayaw mo naman na lagi silang nakahiga. So, always have playtime. Ooh. Ah! Ouch, ouch, ouch. Masakit yan, ube. Ooh. Ow, nauntog siya. Ayan. Oh, oh. Oh. Madalas tong matulog katabi ko. Aray ko, wi. Aray ko, aray ko. Tutulog siya. Pero bago kanya higaan, hihigaan niya kasi yung katawan ko sa gabi. Kaya sometimes nagko-complain ako sa kanya. Sabi, ube, don't do that. Kasi disturbo niya ako eh. Yan, ayan. Ayan. Ooh. 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 Ouchie, ouchie. Ooh, ouchie, ouchie na yun. Oo, oo, oo. Oops, oops, oops. O, tapos na yata siya. Pag tinititigan niya na lang, done na siya. O. O. Wala na. Tapos ka na ba, ube? Papa, Dave is still working eh. Oh. Mag-ano na pala, mag-alas 12. Mag-hi kayo sa kay Papa Dave. Susunod to si ube sa akin. Hi tayo. Ganun pa rin yung bahay namin. Wala nag-iba after 2 months. Hi, my love! Oh! Welcome back to our life! Oh, thank goodness. Here am I, hard at my office job. Yeah. Do you want coffee? No, because I had 2 coffees at that work. Oh, I thought you want more coffee. What can you say about your office? It's very comfy. Very comfy ka dyan. Later. We still have a long time, right? Yeah. It only takes like 10 minutes to drive there. Yeah, 10 minutes lang. Lilinisin ko pala tong ano namin, oh. Tong mirror, kasi madumi. Sanayin si Ube. Ube! Di siya umalis. Yung plancha ando doon. Ginamit ni Nicole, nilagay niya sa under. Okay. See you later, mga kalala. She would say, see you later! See you later! Anong kakagigil to eh? Si Ube. Kakagigil ka talaga, no? Oh, alam nyo ba nung nakaraan, mga kalalas, kasi diba ito, itong, anong tawag ito, whisker niya, is, bawal yan gupitin, bawal yan ano, hinggalawin. And then, one day, nung nakaraan, so, hinahanap ko siya, galing ako ng grocery, hinahanap ko siya. Sabi ko, nasa na yung si Ubi? Tapos, di ko siya makita. Tapos, dito, nakakita ako ng nalagas niyang whisker. So, tinago ko siya dito. Sabi nila daw, pampagod luck daw to. Ayan, oh. Kita nyo ba? Kita nyo? Ayan siya, oh. Oh, ayan. Diba? Nakakatuwa. Lagay ko lang siya dyan. Di ko alam kung anong gagawin ko siya sa kanya. Pero, save ko siya. Good, pang good luck daw yun, eh. Diba? Malay natin, swertihin tayo. Swerte naman tayo. Pero malay nyo, swertihin pa tayo. Nasaan na yun? Nawala na siya. Punta na siya dun sa room. Ayan pala siya. Makulit to si Papa Dave. Tinakot niya si Ube. She's so relaxed. Huh? Oh, likes, you're so spoiled. She likes cat massages. Yeah, that's the massages. That's the cat massage. Oh. That's her muscles. She's had a hard day at work. Is it true, Ube? Lucky you, eh? You always have massage, huh? Yeah, yeah. Hard day at work. She's so cute. Now you're leaving her. It's orange. Look. It's orange. It's orange. Let's get it. Oh, he's scared her. It's like, oh, wait. Oh. That's so spot. Oops. Oops. I don't like it anymore. She liked it here. It's just like this Obi. Oh. Like that. Oh, sorry, Papa Dave is annoying you, huh? Hmm? Hmm? Hmm?
Hello, Ube. Ay, Ube. What is your name? Nuno pala, Nuno. What is that? Provided like Netflix and YouTube. There's a warning? Or it's just a notice? Okay, software update. So, maaga kami, mga kalalabs. Mamaya pa kami punta ng school ni Nicolette. So, dito muna tayo sa grocery. Hello. So, bibili ako ng mga ingredients para sa kebab or kebab. Yun yung dinner namin for tonight. Tinan nyo to, oh. Looks so good. Better look at this one. Cabbage roll. I love it. Okay, let's go. We're done? Kunti lang yung bibilhin ko. Beef lang. Ay, ground beef. Beb, let's find our ground beef. Uwi na kami, mga kalalab. So, we're done. Ito yung school ni Nicolette. Ayan siya. It's already 2:28. 1 hour, right, Beb? We're talking Yeah, it's 1 hour. Yeah. We didn't get a ticket. Yeah. Okay. Update namin kayo pag nasa bahay na kami. Bahay na kami, mga kalalabs. So, mag-haul lang ako ng ating groceries. Kunti lang naman tong binili namin sa Safeway. So, yung meeting namin sa is okay naman siya. Overall, okay. Meron lang kaming gagawin. Tayo lang, ayusin ko yung aking camera kasi medyo... Ganyan ba siya? Ayan. Sorry naman, mukha tayong... tayo lang. Gamit ko kasi yung cellphone ko. Tayo lang. There. Are we good? So, ayun nga. Okay naman lahat. Meron lang kaming dapat ayusin. Hindi ko na lang siya ikikwento sa inyo. Next time na lang, no, mga kalalas. So, bumila ka ng 2 bananas. Kasi ako lang naman kakain. At ayaw kong bumili ng marami. Kasi sometimes nabubulok lang siya, nasasayang. Bumili ako ng hot chili peppers para sa ating kebab. Hindi, ako lang naman ang kakain nito. Yung parang sa side dish ba? Tapos, parsley. Kamatis. 3 kamatis lang yung binili ko. Hindi pa kami nakakapunta ng yung malakihang grocery ba. Kasi lately, is yung parang kung ano lang yung gusto kong lutuin, malapit lang naman yung grocery. So, dyan lang naman kami pupunta. Hindi naman na kami nagagawin masyado sa Costco. So, ayun. Maliliit lang. And ground beef. Kasi ground beef yung gagamitin natin. So, simple lang naman ang kebab or kebab na gagawin ko. Hindi siya yung masyadong maarte. Onion, garlic, parsley lang talaga. Tapos salt, black pepper. And of course, mga spices. Kunti lang. So, share ko na rin sa inyo. Hindi ito yung typical na authentic na kebab ha. Parang gawa-gawang kebab lang. Kasi diba yung iba sa grilled, wala kaming grilled. So, pwede mo siyang i-fry or pwede mo siyang ilagay sa oven. So, hindi ko pa alam kung saan ko siya iluluto. Kung fry ba or sa oven. So, yes. Grabe yung weather ngayon. Hindi siya masyadong happy. May napanood akong video sa TikTok. Kasi nagtitiktok lang naman ako once a week, something like that. Or sometime kung meron akong nasa mood ako, nagtitiktok ako. So, may napapanood akong video dyan na dito daw sa Canada, madalas. Kasi hindi kami naaarawan, diba? So, kung nakatira kayo sa mga countries na mayroong ganito, may winter, may malamig na madilim, parang ganun. Kasi pag winter dito, is dumidilim talaga siya ng maaga, tapos madilim siya sa umaga, parang ganun. Baga around 6 or 7 yata, madilim pa rin. So, parang nakakaano siya, diba? Parang ayaw mong gumising. So, medyo nakaka-down siya ng energy. So, kailangan, pag ganun yung nangyari, is uminom kayo ng vitamin D. Kasi hindi tayo nasisikatan ng araw eh. So, share ko lang sa inyo. So, yun yung ginagawa ko lately. Kailangan ng vitamin D. And, mababa din yung iron ko. So, uminom din ako ng iron. So, ayun. Nakalog yung utak ko dun sa Kasi, syempre, yung sa principal. Yung parang pag yung counselor dun sa school.
pag nag-explain siya, nakanganga lang ako kasi naiintindihan mo pa ba, girl? Siyempre, naiintindihan ko, no? Naiintindihan ko lahat ng sinasabi niya. Yung parang sa conversation, sometimes, ano, nagpipigil ako sa conversation, yung mga mayroon kang concern, mga ganyan. So, ang maganda dito sa Canada, yung, ano, yung school, hindi sila basta-basta. They are always, mababait sila actually. Concerned sila sa students. Hindi sila yung bara-bara lang na wala silang pake kung ano nangyayari sa students nila. They're really like, i-ano nila yan, i-acknowledge nila, sabihin nila yung mga nangyayari sa students sa school or sa anak nyo, mga ganun. So, talagang bet na bet ko yung school dito. Kasi hindi sila yung parang wala silang pake. Talagang pag meron silang napansin nakakaiba sa students, especially ngayon, 'di ba, yung mga kabataan ngayon or sa karamihan ngayon nagkakaroon tayo ng anxiety, depression, mga ganun. So, they're looking after, parang kailangan i-acknowledge natin, kailangan sabihin natin sa magulang kung ano yung in-act up or kung ano yung nagiging or nangyayari sa bata, parang ganun. So, ganun yung nangyayari. So, kaya pumunta kami. So, ayun, basta love ko lang yung school na 'yan. And lagi nila kami nire-remind kung merong nami-miss na school. Alam niyo, parang naikwento ko to before, na lagi kami nakaka-receive ng email at saka tawag na hindi pumapasok sa school si Nicole. Lagi lang pala siyang late. Hindi ko alam kung bakit siya late. Eh, lagi naman siyang on time umaalis ng bahay. So, sabi nila, minamark lang, kahit 3 minutes lang na late, is minamark na talaga na late or absence yun. So, sabi nila, naayos naman yan. So, don't worry about it. So, sabi namin, ay, okay. We thought, just like, nag-skip siya sa school, mga ganun. Kasi, diba, nagawa din natin yan nung high school tayo. Ako hindi, yung iba. Hindi ko nagawa yun kasi strict ang parents ko. Parang ganun. Parang pag nag-absent ka, mayroong problema sa school, galit ka agad yung parents mo, diba? So, ayun, meron lang kaming kailangang ayusin sa ano ni Nicole. But overall, is okay naman siya. So, hoping na after this is makausap namin siya and mapag-usapan yung mga bagay-bagay. Mas malinawan siya and mas alam mo yun, ma-open up niya pa yung things na hindi niya nasasabi sa parents, di ba? So, ayun. Okay, prepare natin yung aking mga ingredients. So, ito na yung ating mga ingredients, mga kalalabs. Ground beef, parsley, onion, garlic. Meron tayong mga ano dito. Ang tawag dito? Kalimutan ko. Spices. Ayun. Lutang. Lutang si Mami Faye. So, meron tayong cinnamon, salt, sumac. S-U-M-A-C. Sumac. Ayan. Meron kami dito sa bahay. Ito pa yung spices ni Papa. Dito nagluluto pa siya. So, ayan. Buti na lang meron. Tapos, meron tayong fennel and then oregano. So, ayan lang yung ingredients. Tapos, ihalo-halo lang lahat dito. Mix. Ganun lang kadali. Ayan, swaluin ko siya using my kamay kasi mas mahalo siya pag ganyan. Okay. And then lagay ko siya sa ref siguro mga 1 hour and then saka natin siya ilagay sa oven mamaya or sa frying pan kung saan ko siya iluluto. Okay, mix ko lang 'to. Malinis po yung kamay natin ha. Syempre, kailangan malinis yung kamay. Ayan, haluin ko lang to ng bongga. Parang naparami yung parsley ko. But anyway, that's okay. Ayan, tapusin ko lang to saglit. Alasing ko na pala mga kalalabs. So, nagluto pala ako nitong bread na to. Oh. Ilalagay ko yung pangalan ng bread na to. Hindi siya non-bread. Parang similar, pero hindi siya non-bread eh. So, ang ingredients lang nito, kasi nakita ko lang siya, pero hindi ko na pinakita sa inyo kasi hindi ko alam kung magiging perfect. So, sabi naman ni Papa, di masarap. So, meron lang siyang flour, tapos Greek yogurt. Nilagyan ko din siya ng salt, konti lang. Tapos, cheese. Mozzarella cheese yung nasa loob niyan. So, pinatry ko kay Papa, di kung okay ba. And ito siya, oh. So, first time ko siyang gawin. So, siguro meron pang ibang ways. Kasi hindi siya yung, yung tin. Para siyang pancake, pero mas parang lulobo siyang ganyan, no? Siguro pag nilagyan ko to ng baking powder or baking soda, mas mag pa siya. Tinan siya, oh. Diba? Ang galing. Umaangat. Oh. Bongga. Tapos, ito na yung ating kabab. So, ilalagay ko na lang siya sa oven.
Lutuin ko siya ng mga around 15 minutes siguro or 30 minutes total. So, baliktad din natin siya. Pag luto na siya dito sa one side as the, sa, ano, baliktad din. Ano ba? Ayan. Ginanyan ko na lang siya, no? So, again, iba-iba tayo ng ways ng pagluluto ng mga ganito. So, share ko lang sa inyo yung ano, ways ko. So, ayan. So, lutuin natin to. Tuin ko siya ng 15 minutes. Ayan. See you later. And, umangat na tong bread natin. Pasensya na kayo at di ko na ito na ipakita. Madali lang naman talaga siyang gawin. Sobrang dali. Mamaya, lagyan ko siya ng butter. Ayan siya, oh. First time ko kasing gawin to, eh. Ayoko naman na nagsishare ng ano, ng basta-basta. Gusto ko munang matry bago ko ishare. But overall naman siya, perfect. Buti na lang, meron akong Greek yogurt tsaka flour dito sa bahay. So, nagawa ko siya. Tsaka cheese. Dalawa. Oh. Ayan. Madali lang pala to. Sobrang dali. Ayan. Lutuin ko lang yung ating ano, kebab. Tapos ito. Tapusin ko lang. So, tatlong piraso, apat na piraso to actually. Binigay ko kay Papa Dib yung isa para itry niya. So, apat na piraso. Kain mga kalalabs. Ito na yung ating dinner. So, ayan siya. Excited na lab? There you go. Thank you. Kain po. So, ako naman. Isa lang yung sa akin. Saka vegetables yung salad na ginawa ko. So, kain po. Tapos na ako nag-shower mga kalalabs. At nakapag-skincare na rin tayo. I am happy at magpapahinga na rin si Mami Faye. And meron pala akong gusto i-share sa inyo. Baka na-try nyo na tong product na to, no? So may nabili ako sa Facebook Market dito sa Vancouver na underarm serum ng Cat & Co. Alam nyo, ang problema ko dito, di siya nag-work sa akin. So naglagay ako ng isang drop sa kilikili ko. So the next day, pagising ko, kasi gabi ko siya ginagamit. Pagising ko sa umaga, kumakati yung kilikili ko. Ba't ang kati ng kilikili ko? So, in-ignore ko siya. So, the next day or night, naglagay ulit ako. So, habang nanonood ako ng TV, nangangati yung kilikili ko na para siyang hindi talaga ako mapalagay. Sobrang kati. So, naisip ko na baka ito yun. So, ito nga yung nagpakati ng kilikili ko at nagkaroon ng sugat-sugat yung kilikili ko. Hindi ko alam kung bakit, pero one drop lang yung nilagay ko dito. Siguro sensitive yung skin ko, no? So, sa iba kasi nag-work siya. Ang daming magandang review nito. Pero hindi ko alam kung bakit yung sa akin, sa kilikili ko is talagang namula, nangate, na nasunog. So, hindi ko alam kung bakit. So, one drop lang naman. And gustong-gusto ko pa naman din kasi mabango siya. Like, sobrang bango. So, ang ginagawa ko, instead na itapon ko siya, nilalagay ko siya sa siko ko. So, sana mag-work siya sa siko ko, no? Kasi maitim din naman yung siko natin. So, hoping na mag-work siya sa siko lang. So, sayang siya kaya hindi ko siya itatapon. And, nakabili din ako nitong Fairy Skin na Tinted Sunscreen. Sobrang nice. Gustong-gusto ko to. At saka yung skincare nila na ganito. Kaso nga lang, ang pinaka-ayaw ko lang dito, nag-work siya sa akin. Kaso nga lang, problema. Maliliit yung kanilang sizes. Pwede gawan nyo ng ano, malaking size. Yung bang 50ml, 100ml, mga ganun ba? Or 250ml. Diba? So, kasi maliliit to. And I know na sa Pinas kasi mura to. Pero dito kasi, ano siya, mahal. So, hindi, correct me if I'm wrong kung nasa 300 plus pesos lang ba to or something. Basta. So, mababa yung presyo niya. Mura siya kasi maliliit na size. So, if ever napalakihin to, syempre lalaki din yung price ng items. Pero, much better na palakihin nyo siya no. Kasi, pero yun yung liit-liit. Ilang weeks ko lang gagamitin. Pero yung ano naman niya, yung toner at saka yung kasama niyang tube na SPF din. And then yung ano niya, yung facial wash niya is okay naman siya. Matagal naman siya. Pero much better na mayroon silang malaking size. Para happy, diba? Kasi nasa-sad me, bibili na naman ako. Diba mga kalala? So, ayun lang yung chika natin for today's video. Sana po ay na-enjoy nyo yung ating mumunting vlog. So, I'll see you on our next vlog ulit. Tignan natin kung ano mangyayari. Basta I'll see you on our next vlog. So, salamat po. I hope you like this video. If you like this video, please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye mga kalalabs.